Hi guys, at nandito naman nga si Sir Yuli, ano, upang again magbahagi ng panibagong kaalaman sa inyo. At ang ating ang tatalakayin ngayong araw is all about circular permutations. Kung napansin ninyo, na-discuss na natin yung permutation, yung distinguishable permutation, and now today, yung circular permutation naman. Nasabi ko nga kasi, mayroon tayong iba't ibang types of permutation. And I think this will be the last type of permutation na i-discuss ko, no? That is the circular permutation. But before we do that, mga kaibigan, sa mga hindi pa subscriber ni Isimat, please do subscribe on this channel by just clicking our subscribe button as well as the notification bell para updated ka sa mga lesson in-upload ko araw-araw. Para kung hindi ito yung hinanap mo, alam mo, next upload natin yun na pala yung kailangan mo. Okay? And again, if you encounter any ads in the beginning, in the middle or at the end of our tutorial or kahit anumang video sa YouTube, please do not skip those ads, no? Kasi malaking tulong yon sa mga creators na tulad ko. Saglit lang naman yon, let it finish and then continue the tutorial afterwards. Okay, so without further ado, let us discuss our lesson for today. So yun nga, sabi ko mga kaibigan, no? Our lesson is circular permutation. So, ano bang ibig sabihin nun? For example, bigyan natin tayo ng example, ano, para mas madaling i-discuss. In how many ways can three people be seated around a circular table? So, ilan daw beses, no? Ilang ways daw pwede natin arrange yung tatlong tao sa circular table. Halimbawa, this is our circular table. Sabihin na lang natin na perfect circular, mga kaibigan, ano? We have three people. So, let's say, dito nakaupo yung unang tao, tapos dito nakaupo yung pangalawang tao, at dito naman nakaupo yung pangatlo. That is one way, mga kaibigan. Alright? And another way, again, circular table. Another way, dito nakaupo yung isang tao, at dito nakaupo yung pangatlo, dito nakaupo yung pangalawa. Okay. Meron pa bang ibang way, mga kaibigan? So, 1, 2, 3, I think wala na. Kung mapapansin ninyo, dito sa arrangement ng upuan na to, we have the first arrangement, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Di ba? Pwede rin 2, 3, 1. Magkakamukha lang yan, mga kaibigan. 2, 3, 1. Kasi nasa circular table yan, di ba? Yung arrangement na 1, 2, 3, ay kamukha lang ng 2, 3, 1. And of course, kamukha siya ng 3, 1, 2. 3, 1, 2. Okay? Dito naman, sa kabilang table, mga kaibigan, we have the arrangement 1, 3, 2. So, 1, 3, 2. Wala siyang kamukha dito, di ba? So, another arrangement yan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. And 2, 1, 3. 2, 1, 3. Tama. Okay. Ngayon, mga kaibigan, this is circular permutation. Anong pinagkaiba nito dun sa ordinary permutation natin? Sa ordinary permutation, mga kaibigan, kapag sinabi na ilang beses natin pwedeng arrange yung tatlong tao sa tatlong upuan, hindi siya sinabing circular table. Tatlong upuan lang. Let's say, magkakatapat sila. Tatlong upuan. Meron tayong, so dito ko lalagay, ha? Meron tayong permutation 3, that is 3 factorial. Meron tayong ilan? 3 multiplied by 2 multiplied by 1, that is 6 ways, no? We have 6 ways in arranging 3 people in a row. Saan ang galing yun? Dito yun, ito yun, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba? We have 6 arrangements. Kung yaan ay sa row, no? Kung nakalinya silang ganon, horizontally. Since this is circular table, yung arrangement na 1, 2, 3 ay kamukha lang ng 2, 3, 1, at saka 3, 1, 2. At evident yan dito sa ating illustration. Di ba? Yung 1, 2, 3, kamukha lang yan ng 2, 3, 1, at 3, 1, 2. Pero kung yan ay nasa row, magkakaiba yon. Okay? Ganun din, yung second table natin, no, yung 1, 3, 2, kamukha lang ng 3, 2, 1, kamukha lang ng 2, 1, 3. So, ilan lang yung ways natin dito sa circular table na to? Meron lang tayong dalawa. Ito, saka ito. Alright?
So, yung permutation, mga kaibigan, is dalawa lang, no? Ganun lang, mga kaibigan. And how do we solve that? Using a formula. So, using our formula, ito yung formula natin, P is equal to N minus 1 factorial. Ganun lang. So, paano nangyari yun? N is 3, no? 3 minus 1 factorial, that is 2 factorial. And we all know that 2 factorial is 2 multiply by 1, and that is 2 ways, no? Or 2 permutations. Diba? Ito lang yung formula natin, mga kaibigan. Napakadali lang. Alright, let us give another example, mga kaibigan. Paano naman kung 4 people, no? Saburin lang natin to. Paano kung meron tayong 4 na tao na mauupo sa circular table? So, example number 2, we have 4 people. This is again circular table. So, kahit di na tayo maglagay ng illustration, basta alam natin yung formula, that is P is equal to 4 minus 1 factorial. Ganun lang. So, P is equal to 3 factorial. And that is equal to 3 multiplied by 2, that is 6 multiplied by 1, that is 6 permutation or 6 ways, mga kaibigan. Diba? Napakadali lang, kahit ilang katao pa yung maupo doon sa circular table at i-arrange mo siya using our formula, you can solve for the permutation. Okay? And that is so easy, ano, mga kaibigan. Yun lang yung lesson natin for today. And again, if you have any questions, just comment down below or message ka sa ating FB page, Sir Yuli. We'll try to answer every questions you have. Alright? So again, kung hindi mo pa naaral yung distinct or distinguishable permutation as well as the simple permutation, nandiyan yan sa ating playlist, no? Halungkatin mo lang yan at sunod-sunod naman yan. And again, mga kaibigan, that's it for today. Please stay tuned for another tutorial, no? Salamat mga kaibigan, God bless and mabuhay kayo.